na si MJ Beauty na Software ABD. At ito ang first vlog na gagawin ko. At ito ay ang introducing myself to you guys. Opo, dahil dito makikala nyo kung sino na ba talaga si Angel Beauty Noyo. At may, hindi po lahat ay ating masasabi guys, pero makikala nyo ko guys talaga. Ano ba kung ano bang status ko, ano ba talaga ang buhay ko dito sa amin, o ano ba talaga ang aking katangian o ugali. And of course guys, meron po tayong 5-8 na hindi po natin pwedeng sabihin. And yun ay ang ating number at address. May masasabi po natin, pero ang masasabi po natin ay yung place lang. Example lamang po ay taga Manila tayo, Santa Cruz. So parang gano'n lamang po ang aking masasabi. Sa number, syempre private na yun guys, I'm sorry. And bago ang lahat, please subscribe muna tayo and then subscribe. Okay, let's start with the name. My name is Angel Villarin Noyo. Yung Angel po is Angel na lang po talaga. Hindi po nagdagas, hindi rin po nabawasan. At ang ating gitna ay Villarin. So, next po our nickname. My nickname is Jel. Pero sa kamilang ko tawag sa akin, Angel Locorin. Angel Locorin po tawag sa akin guys. Dahil ka pangalan ko si Angel Locorin, binago nila yung Locorin. Ginawa nila sa akin Locorin. Sa pamilya ko lang naman yun, guys. Natatawa ko. So, my age naman ay 18 years old. Turning 19 this year. Last year po yung nag-debut ako, guys. So, birthday naman is September 19, 2001. For Wednesday po yun. Alaman ko po yun yung nag-apply po ako for college. Tapos, may nakalagay doon ng birthday. Tapos, hanapin mo yung 2001. Mag-close call ka. Tapos, napansin ko doon na Wednesday pala ako pinanganak. At 8 months po ako, guys. Sa 8 months ako nung pinanganak, hindi po 9 months. So, birthday, Santa Cruz, Manila. At ang ating hospital ay sa San Jose Valley Hospital. Hindi po alin. Hindi pala sa atin yun, guys. Doon po ako pinanganak. So, ang ating civil status ay single. Opo, single. Walang boyfriend. At ako ay NVSB. Or no boyfriend since birth. Sad, but enjoy naman. Okay, next video. Citizenship. I am Filipino. Walang halong Lebanon. Walang halong Amerikano. Walang halong Koreana. Sadyang Pinoy lang talaga, guys. Tapos, next naman ang height ko po ay 5'3". Para sa akin, guys, 5'3 talaga ako. Sa school kasi, 5'3 ako. Yung nag-medical kami, 5'2". Pero, naiinis ako, ba't ang liit ko nung 5'2 na yun? So, pinili ko yung height ko dun sa school. Kasi may height kami ng 5'3". Ayun na lang nilagay ko dito. Kasi, okay na matangkad na rin ako. Ayun ko na bumaba pa yun, di ba? So, may kilos. Hindi ko alam kung 55 or 45. Pero, nilagay ko 45 na rin. Tapos, ating religion po ay Roman Catholic po. Opo, Roman Catholic. Tapos, sa mga Katoliko na katulad ko. Tapos, my gender is female. Hindi po bakla, hindi rin po tomboy. Babae po ako. Then, our language is Tagalog and English. Hindi naman sa sobrang kagaling ako sa English, pero marunong po tayo, guys. Minsan kasi trying hard tayo. Pero sa Tagalog, marunong naman tayo kasi meron din tayo mga words na hindi tayo maintindihan. Dahil sobrang lalim, kailangan po natin i-search, Google, translate, di ba? Sa ating favorite. So, bubulot-bulot na lang ako, guys, para hindi naman ako malito. So, kukuha na lang ako ng isa na sasagutin ko po yun. So, let's start. Pet. My favorite pet is, chicken and dog. Yes, dati po kasi may chicken ako, ngayon wala na dahil nagkasakit. Yung iba naman po kinain ng daga. So, yung pet ko naman po na, actually apat po sila. Yung isa, yung nandun kami sa Canlaon. Wala pa yung 1 month, pero umalis na kami dahil pumunta kami dito sa Bulacan. Tapos, yung second naman si Blackie. Kinagat niya si mama, tsaka mainitin yung ulo na kasi binigay siya sa amin is malaki-laki na rin siya, siguro dahil doon, tsaka malikot, kaya kailangan nakatali talaga siya, dahil doon, kinatay siya guys, dahil masyado na siyang parang harsh na siya. Tapos next naman ay naging sunod naman ay si
YT. Hanggang ngayon nandito pa rin siya, guys. Yes. Sa bata-bata yan, chubby. Chubby YT yan eh. Lagi ko yung inaano eh. Inaasar-asar. Pero cute pa rin. Kahit magkakalit sa'yo, nilalambing ka pa rin eh. Tapos, si YT, sorry kay YT ay si Princess. Ang Princess naman, guys, ay maharot. Lalaki nakatali talaga siya, guys. Kasi, once na makapagarot ako sa kanila, makakalmot ka talaga eh. Mas maharot siya kaysa kay YT. Si YT kasi ikaw pa haharot sa kanya. Hindi ka niya haharotin. Kung haharot din kanya, hampas na rin sarili niya dyan. Parang kinakamot ka pa niya sarili. Yun lang yun. Hindi kayo, hindi siya mapanakit. Ito mapanakit eh. Kaya kailangan nakakulong siya. Kailangan, di rin sila magkasama. Kasi ngayon guys, dati pro sila. Pagaling sa pagkain, nag-aaway sila. Tapos, pag nakita naman sila, si YT nagagalit na sa kanya. Kaya, lalaki, ilayo ko na talaga sila sa isa't isa. Kasi hindi na sila yung ng dati na close, naglalaro pa. Ngayon kasi nag-aaway na sila. Ang totoo niyan, si Princess, gusto na lumapit kay YT, pero si YT galit na. So, once na lumapit si Princess kay YT, doon sila mag-aaway. Kaya pinilalayo ko sila. At para tumigil sila, guys, para tumigil sila sa pag-aaway, basain, guys, yun go. Yun yung, ano eh, technique. Hindi pati kailangan batuhin, hampasin, kailangan tubig lang, guys, para maglayo sila, yun lang, guys. So, yun. Next. Instruments. Okay. The instruments, guys, ay yung, not mo yan, guys, ang instrument na paborito ko. Pero, isa pa lang ang na-try ko, or dalawa-dalawa. Yung isa, nakita ko lang, nahawakan ko lang, drumsticks. So, let's start with the guitar. Guitar po, tapos piano, then drum. Sa guitar naman, guys, natutunan ko yung minor and major. Tinuruan po ako ni Ate Ella, okay? Shoutout po kay Ate Rafaela Tenorio. Pinsan ko po siya, guys. Tapos, afternoon, yung natutunan ko naman siya, pero nahihirapan akong padugtugan niya. Parang sunod-sunod na nahihirapan ako. Tsaka dahan-dahan lang. Tapos kinakabisado ko pa. Tapos ngayon, dahil tumigil na, matagal-tagal na rin. Siguro, after 4 years or 5 years na rin, matagal na. Pero may alam pa, parang alam ko pa rin siya, onti lang. Tapos ngayon, so, next naman ay yung piano. Na-try ko na siya dyan, nakita ko na siya, pero pansin ko mahirap siya. Pero gusto mo talagang matuto. Matuto lang mo talaga siya, guys. So, makakamit mo lang, di ba, yung bagay na once na pinaghirapan mo. Parang live-life lang yan, di ba? Maniligaw mo na si boyfriend bago magsagot si girlfriend, pero yung lalaki po ay dapat pinapahirapan. Charot. Kailangan po dapat yung lalaki sincere na mahalin talaga yung babae na once na magiging sila magiging loyal siya at faithful at stick to one. Hindi po 2x2. Hindi po 1x2. Lang ganun, guys. Wala po 3-in-1. So, kailangan po be good lang tayo, guys. Pumatsok ko rin lang sa instruments eh. Wala lang ko lang, guys. Tapos, next naman sa instrument ko ay yung sa drum. I love drum, guys. Kasi hindi ako marunong, naisip ko na parang ang saya lang. Tapos pag gusto magwala, magdadrum-drum ka na lang eh. Pag nabibisit ka, diba? Tapos kung gusto magwala ng dugtog, dugtog-dugtog ka lang, galong-galong ka lang. Pwede ka pa sa try, guys. Siguro sa tambo lang na ano, pero hindi mismo sa drum. Nakahawak na ako ng drum, so pwede po nakapag ganun. Gusto ko sana sumali nung nasa private pa ako nag-aaral. Gusto kong sumali sa ganun, kaso lang, puro lalaki lang daw. So, ang sinarahan ko ay yung flaglets. Yun, ayun lang sinasalihan ko. So, yun lang, guys. So, itong tatlong instruments na ito, wala po ako niyan, guys. Parang gusto ko lang siya matry. Siguro, pag nagka-pera-pera na tayo, bibili tayo niya, pero hindi mo na yan ngayon. So, soon pa, soon. Next. Flowers. Ito. Actually, guys, lahat ng flowers favorite ko. Pero once yun ang debut ko ko last year, na-realize ko na rose. Ang bango kasi ng rose, guys. Kahit anong kulay. Okay na sa akin, guys. That's why, ngayon, favorito ko na siya, guys. Kasi mabango siya. Tapos, kahit anong,
mabubuhay siya pag inalagaan mo, tapos okay siya. Madami kong explain eh, pero isang flower lang yun, no? Pero ang ganda talaga, gusto. Kahit anong kulay, basta rose, favorito ko, guys. So, ang nakita ko pa lang ay yung red tas pink. Hindi ko alam kung may iba pang color, no? Pero kung may ibang kulay, I love that too. I love that too. Gusto ko rin yun. Basta rose. Next. Food. Sa food, guys, sa ulam, adobo. Adobong manok or adobong baboy, okay lang yun sa akin. Basta adobo, favorito ko yan. Tapos, next naman ay yung sa dessert. Lahat naman favorito ko eh. Wala akong ayaw na desserts. So, sa vegetable naman, okay. Lahat pong favorito ko, wala akong ayaw. Depende lamang po yun sa lasa kung ayaw nyo, kung papatok ba yun. So, lahat pong favorito ko, guys. Wala akong ayaw. Sa gulay, dati, ang palaya, ayaw ko talaga siya, guys. For now, kumakain ako, guys. Nasarapan ako kahit pait pa rin siya. Parang gustong-gusto ko lang siya, guys. Kaya pag magluluto sila mama or papa, siyempre, kakain ako dahil ang palaya. Tapos, sa ano naman, sa fruits, lahat pa ng fruits favorito ko, guys. Wala naman tayong ayaw na fruits, di ba? Siguro, yung ayaw ko lang, yung bayabas. Kasi hindi ko pa natatry, pero feeling ko kasi, hindi ko siya magugustuhan pag sinubukan ko. So, ayun na siguro yung except. Bayabas talaga siya, guys. Pati yung siguro yung, ano, ayun lang pala. Okay, next. Isipan ako, ha. Kaya wala akong sakit at isipan lang. Next is dancer. So, favorito ko pong dancer ay yung, siyempre, I love Philippine dance din. Pero, alam nyo guys, yung once na magsayo ka ng Philippine dance, parang ang hirap lang na i-correct sa'yo yun. Siguro maganda pag marami kang kasama. So, ako kasi pag mag-isa, parang ang, ano, parang ang pangit na kasi di nga malambot yung katawan ko. Parang, sayo lang ako na sayo dahil I love dancing, guys. Hindi na siya pipigilan yun, diba? So, ang favorito kong dancer ay yung K-pop na Momoland. Blackpink, ITZY, TWICE, tapos ano pa ba? Ayun lang siguro yung apat na dancer na girl K-pop. Tapos sa ano naman, sa Filipino, lahat paborito ko naman guys eh. Once na makita ko yun, gusto ko na yan eh. Basta, madali lang. Ayoko nang mahirap kasi alam mo naman, mabagal ako kumilos. Parang hindi naman sobrang bagal, parang hindi ko kayang sobrang bilis. Malilito ako, tapos pagka-rambo-rambo na lang yung pagkasayang pa. Once naman na mag-practice natin yung magagas naman tayo, pero ayoko na sobrang bilis. Gusto ko yung tama lang, yung sakto lang sa akin. Kasi hindi mo na ako totally hip-hop dancer. Parang nakikiano lang ako dahil minsan sa grade kailangan, di ba? Hindi siya may iwasan yun. Kaya ayaw natin, kailangan natin gawin yun para sa grade. So, yun nga. I love K-pop dance and Filipino dance too. For example na lamang yun, yung Katriona, Pia, Hailing, o kung ano-ano pa, diba? So, yun guys. Next. App. Sa app naman guys, ang paborito ko dahil palagi ko silang kailangan dahil kailangan niya natin. Palagi natin kailangan dahil kailangan natin. Kailangan natin siya guys, araw-araw natin itong ginagamit, diba? For communicating with our friends, with happy friends, with loved ones. Para naman malibang tayo, diba? So, sa app naman, guys, ang favorito ko po ay Facebook, Messenger, Wattpad, yes, Netflix, Twitter, Instagram, Google Chrome. Kailangan pa natin kasi mag-search tayo, diba? Lalo na pag may kailangan tayo na hindi natin alam, search natin, ha? So, kasama natin sa app dahil kailangan natin siya, guys. Tapos, next po yung Play Store. Doon po na-download yung mga app na gusto natin, syempre. Kay Master, dahil doon po natin i-edit yung mga videos natin sa ating YouTube. And, Intro Maker. Syempre, pag mag-record ng intro, kailangan din natin yun, guys. And, of course, the Star Maker. Para malibang-libang lang tayo, diba? Kanta-kanta. Kung gusto nyo bisitahin yung Star Maker, guys, ang pangalan lang po nyo ay Angel Veterinario. Tapos, yung profile ko po, yung nakaganan ako. Nakaganan ako, guys. Yun yan. Ay, naka-close ba rin? Ganyan.
Nakaka ganyan guys. Opo. Tapos sabi na ako, no? Tapos ang background ko parang puro hollow block ng kulay brown. Yun. Tapos po natin ay drink. So drink guys, siyempre water, juice, tang orange, Nutriboost, Zesto, Minute Maid, Yakult. Tapos dati gusto ko chalk off na, pero ngayon hindi na kasi nga nakakataba yun, diba? Ngayon kasi nag-diet na ako guys. Opo, nag-diet na ako. Asa, at para po sa inyo yun guys, para naman hindi ako sobrang tapasarap. Hindi naman sila kaya kasi gusto ko lang magbago para sa sarili ko at para din sa inyo syempre. Tapos sa ano naman, soft drinks, Sprite, Royal, Coke, yun lang. So next, singer. Sa singer naman guys, I love Filipino songs din. English song nila. Gusto ko rin guys. Kaya, hindi ko nababanggitin kasi sobrang dami nun. At marami din naman akong alam. Pero hindi naman lahat guys. So, sa international naman, yun lang siguro yung alam ko. At, paborito ko rin guys. Si Taylor Swift, Sam Smith, Maroon 5, Katy Perry, Nicki Minaj, Ariana Grande, Jessie J, Avril Lavigne, Hailey Steinfeld. Di ko lang kung tama yung pronunciation ko ah. So, sino pa ba? Justin Bieber, Bruno Mars, Charlie Puth, sino pa ba? Shawn Mendes, tapos, sino pa ba? Jason Derulo, at iba pa. Sobrang dami guys, hindi ko mababanggit lahat. Kumaba na lang to, hindi pa tayo tapos banggitin lahat yon. So, singer din sa K-pop, meron din. Siyempre, Momoland, I love Momoland 2, Blackpink, Twice, ESG, Big Bang, Seventeen, BTS. Hindi ako fan ng BTS, pero gusto ko na yung mga kanta nila. Meron ko na gustuhan nila, kalimutan ko ng title na eh. Basta yon. Tapos, ano pa ba? Ayun lang siguro yun guys. Kasi ilan lang alam kong K-pop eh. Yung palagi ko napapansin. Misa kasi may... Ay, meron pa! IU! Yun, si IU. Gusto ko yung mga kanta niya guys. Kasi hindi ko alam. Pero nagugustuhan ko yung mga kanta niya. At, you know, kahit mag-isa siya, ang galing niya guys. Kasi ko yung ganun eh. Parang solo mo siya, solo mo lahat. Tapos ikaw mag... Ano, kahit... Dahil doon, parang admire ko. Na-admire din ako sa galing niya. Na artista siya, singer, di ba? Inspired na ang galing na lang sa pag-arte, pagkanta. Tapos, kahit solo niya, kaya niya, di ba? So, sa book, I love Wattpad book din. Pero ngayon, nagpabasa po ako sa Wattpad app na po, pero I love pa rin Wattpad. Kung may book man, okay lang. Gusto ko rin yan dyan. Gusto ko rin mag-collect ng book ng Wattpad. Tapos, ang pipiliin ko lang po dun yung mga billion yung reader, million yung viewers, million yung style. Ganun guys. Tapos, million yung comment. Ayun kasi gusto ko yung para papatok talaga what sabi na sa mga magugustuhan mo, pagpapatuloy mo hanggang sa matapos. Tapos, papapabilis na lang na mapansin mo na lang natapos ka na wala pang isang araw, diba? Ganun yan guys. Ayun yung tipo naman sa Wattpad ka. Alam mo rin mamili ng bagay na talagang sikat na magugustuhan mo talaga ng tao. Yung parang makikiramay ka rin sa gusto nila. Ganun. Yan yun. Tapos, I love sa pag-aaral guys. Science. I love science din. And MAPE. Sa AP, gusto ko rin kasalang puro history. Pero, gusto ko rin siya guys kasi makikilala natin yung mga bayan natin, di ba? Mga bagay na din natin alam sino unang panahon, di ba? So, at iba pa. Tapos, sa book naman na, saan pa ba? GMRC. Or EPP or EST. Yan guys, yung parang tungkol po sa ating pagkatao. Kung ano bang ugali, dapat ating iasal. Kung ano man yung kabutihan na dapat ating pa-iwating. Tapos,
sama Good Samaritan, ganun guys. So, minsan kasi, dun sa ginawa, dun yung po ang salita ng Diyos na dapat maging mabuti tayong tao at hindi po maging masama. At lagi po tayong tumabi sa kanya, hindi po sa demonyo. So, yun, next. Thing. Sa bagay guys, ang paborito po ay gadget lang. Opo, kasi nga, magagamit natin sa pag-aaral, magagamit natin sa malibang, ha? For educational purposes, di ba? For communicating, for our friends, family, loved ones, relative, at iba pa. So, yun nga, guys, magagamit natin. Pero, ang pinakagamit na ginagamit ko po ay yung cellphone, di ba? Cellphone, kailangan din natin yan. At yung pinakagamit natin ginagamit, di ba? Lahat naman tayo yung ginagamit natin. Unless na lang sa mga pag-aaral, kailangan din natin ng tablet. So, meron ding, pwede rin siguro sa cellphone, pero mas maganda pag tablet, guys, di ba? Kasi, marami ding, ano, marami ding, para malaki, ganun. Marami ding, ayun, yung ginagamit para mapadali, di ba? Parang bukod lang, cellphone, tas tablet, oo. Pero sa akin kasi, mas gusto ko yung tab, yung, ano, tablet, tuloy. Yung cellphone. Tapos, syempre, kung, ano, tulad sa cellphone, ayun, tablet, yung netbook, or laptop, di naman siguro yung nakalkulad yun. Gusto ko lang na, once na mag-college ako, hindi ko natin i-access sa cellphone kasi ayaw ko pumastira yung cellphone ko. Gusto ko kong ingatan niya hanggang umabot pa ng ilang taon. Opo. Tapos for the next naman, ayun. Sabi ko po ito na. Color. For my color, dati ko paboritong kukulay yung kukulay. Yung kulay ay yung yellow. Yes, paboritong pa yung yellow dati. At dahil ngayon, nagbago na. At nakita ko ay yung black and white. For now, gusto ko rin yung mga ganitong kulay, guys. Kapag maroon, gusto ko rin yan. Pero, paborito ko lang po talaga yung black and white. Yun lang po yung paborito kong kulay ngayon. Dahil, yung white, once, hindi po nakakatarak ng araw pa yung black. Yung black naman nakakapayat. Once sa mataba ka, nakakapayat pa yung black, di ba? Ito po kasing red, parang nagpapakila po yung tula. Ay, maroon. Makapagpagkita ng totoo mong kulay, di ba? Yung black din, ganun. Parang puputi ka rin doon. Tapos, ito rin, ganun din. Parang puputi ka rin. Tapos sa puti naman, kitang-kitang kita totoo mong kulay. Unless na maputi ka, okay na yun. Pero, tayo kasing mga hindi pinalad na maging maputi, makikita yung totoo nating kulay once na magputi. Pero, hindi ko yung kinakaya yung balat ko, kaya nagpuputi pa rin ako, diba? So, next. Ito tayo. Ito tayo. So, next is song. My favorite song is in Filipino. Lahat po ng favorito ko, kinukubanggaling. Kasi sobrang dami na po yun, guys. Hindi po natin mababanggit lahat yun. So, I love Filipino songs. Then, sa ano naman, sa ano naman, sa international, syempre, I love song of Katy Perry, The Spice Fly, ay yung gustong-gustong kanta sa kanya. Sinasabi ko na ata yung sa singer eh, pero ulitin ko na lang guys. Tapos, sa ano naman, sa Demi Lovato, yung This Is Me niya. Babanggitin ko lang yung sunod-sunod na kanta na paborito ko. Inside My Heart, Up Where We Belong, Thousand Years, Kay Tagal, Bakit Ba Ikaw, I Love You, Goodbye, Gisingin ang Puso, One Call Away. Di ba nababanggit ko rin Tagalog? Kasi nga, I love Filipino song din, guys. Kasi hindi ko po mababanggit ng Pilipinas kasi, nabibilit, nabubulol ako. Hindi ko po mababanggit lahat ng Pilipino song kasi lahat, ang dami-dami. At lahat, baka mababanggit ko, mababa po yung oras na umabot po ng ilang minutes. So, nabanggit ko lang po yung mga favorite ko na nababa. Favorites ko na palagi ko naaalala, na palagi ko kinakanta, di ba? Okay, One Call Away, Love Story, Give Your Heart Away, Fight Song, How Far I Go, 2002, at iba pa. Sobrang dami guys, hindi natin nasama lahat eh. Sa K-pop naman guys, yung Momoland, syempre yung mga katarang Momoland, Boom Boom Bam,
BAM, I'm So Hot, yan marami pa. Tapos sa Blackpink naman yung gustuhan ko sa kanta nila ay yung As If It's Your Last, As If It's Your Last, tapos Do Do Do, tapos Ngayon How You Like That. Gusto ko yun. Tapos next naman ay yung sa ano, yung sa Twice naman yung ano yun? Kalimutan ko ah. Heartshaker. Ayun, nagustuhan ko yun. Sinasayaw namin ng kapatid ko nun eh. Sinasayaw namin yun. Sarat. Hindi ako magaling kumanta. Tapos, ano naman ay yung sa Big Bang, Fantastic Baby. Tapos, sa It's Z naman Dala. Oo, yun yun. Tapos, ayun lang yung mga kantang alam ko na paborito ko, guys. Tapos, hindi ko, marami akong paborito, guys. Hindi ko na mabanggit kasi kahaba po yung oras natin. Baka maumay na lang kayo sa kakabanggit ko. Malis na lang kayo, i-post na lang to. Ganon, maumay na kaya nga, i-start. Happy, alin ko na po yung last, guys. Wala na pong laman. Wala pong laman. Ito na po yung last. I love singing, kahit hindi po tayo kagalingan. I love dancing, kahit hindi po tayo halambutan ang katawan. Sa reading naman po, I love Wattpad, guys. Gusto ko po magbasa ng Wattpad lang. So, sa pag-aaral din, guys, siyempre, studying, mag-aaral tayo. So, I love reading science about heart calculation, about reproductive, about ano, ganon. Tapos, the growth of the plant, yun. Tapos, sa ano naman, sa ating watching movies, series, K-dramas, yung ano naman po, yung movies, ang paborito ko po doon ay yung High School Musical, tapos yung Camp Rock. Opo, paborito ko. Ayun po, unang movie na nagustuhan ko. Tapos, yung sa ano naman, sa series, yung Vampire Diaries, nakita ko lamang po yan doon sa TV5, tapos nagustuhan ko po siya. Kaya, bumili ako ng CD dyan sa palengke namin na ano, tag-15, may tag-50, pero pag no choice, 50. Pag wala no choice, 15. Mag-aantay pa ako nun, guys, kasi mabilis akong matapos sa kakanood once na ano, once na natapos ko yung bibili agad ako. Siyempre, may ipon ako, guys, from my baon. At siyempre, sabigay po sa akin sa mama ko. Kasi minsan kasi, guys, pag ginutulong ka, di ba, binibigyan ka. So, alam mo, relate din yung mga ano dyan, alam na, sarap. Meron yung kupit-kupit, bawal yun, masama. Tapos, sa ano naman, sa ano last, K-dramas. Okay, guys. Ang paborito ko pong K-dramas, yung pinakaunang napanood ko po, ay yung Moon Embracing the Sun. Opo, ang ganda po nun, guys. Kung sa mga nakanood, relate po kayo dito. And of course, yun lamang po yung unang-unang K-drama na pinulit kong panoorin. Siguro ngayon, pang tatlo na. Or pang apat. Kasi ang ganda niya talaga, guys. Kahit alam mo na yung kwento niya, minsan, pag nanonood ka, parang binabalik-balik mo na yung pangyayari, di ba? Ayun yung tipo na gusto mong ulitin ulit yung napanood mo. Dahil nagustuhan mo siya, di ba? So, siguro baka ulitin ko rin yun. Sarap. Ulitin ko talaga siya, guys. Sa Vampire Diaries, kasi ulitin ko rin yan, guys, eh. Kasi ba napanood ko na siya sa CD. Pero, dahil sa Netflix, meron na po siya, guys. Doon ko na po mapanoorin yun. Ulitin po, simula season 1 hanggang season 8. Opo, kasi di ba yung CD ko po, no, nabili ko lang po hanggang 7 at kulang po yon. So, kulang pa po ako ng isang season. Akala ko nga po may 9 eh. Hanggang 8 lang pala siya. So, kaya ayun, ngayon, uulitin ko siya guys kasi medyo nakalimutan ko na rin yung story niya. Pero may naalala naman ako kung paano nangyari yun. Gusto ko lang detalye, pag nanonood ako, gusto kong makabisado lahat. Tinan mo sa memorize ko lahat, pati yung line nila. Yung kwento mismo guys, ayun yung dapat natin na. Mas kasi na magkakating yung story, gusto natin pala ulitin. Siguro yung season 8 na yon hanggang season 8 na Vampire Diaries, tatapusin ko yun guys. Siguro pag wala na akong gustong mapanood, uulitin ko yung mga nagusto ko. Yung mga natapos ko na, yung mga nagustuhan ko, di ba? So, alam kong relate naman tayo guys, yung mga nanonood dyan, alam na. Okay? We are done guys. Ito guys, papalikin natin sa box. Okay. Ayun guys, alam nyo na, kilala nyo na ako. Ay, meron pa pala guys. Tungkol sa akin.
taga ano ako guys, taga San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga nakakilala sa akin, hello po. Tapos syempre, naman po, mahihain po ako sa personal. Pero once makilala ko, makilala niyo ako ay hindi naman siguro. Pero meron din time na matahimik ako guys, tahimik. Tapos yung tipong tatahimik sa isang tabi, may ginagawa, ganun. Parang hindi ko na kayo papansinin ganun guys. Kasi may tipong ugali na ugaling bahay ako guys, hindi ako galain. At siguro pag gagala ko, saglit lang, hindi ako magtataga sa labas. Kasi nga, parang hindi ko trip yung lumabas. Mas gusto ko sa loob ng bahay lang. And of course, once na may practice, kaya may sa pinalabas ako. Minsan lang nga, di nakakating kasi tinatamad ako. Gusto ko sa bahay lang. Tapos, sa ano naman, sa once sa school, tahimik ako guys. Minsan, pag close na close ko na yung mga kasama ko, mag-iingay ako. Kaya minsan napapagalitan kami dahil di kami nakikinig. Relate naman yung iba dyan dahil alam kong same-same lang tayo, di ba? Tapos, syempre, sa ano natin, sa syempre, pagdating sa pag-aaral, nag-focus tayo, di ba? Syempre, nag-aaral tayo para makapasa po sa grade natin at hindi po tayo bumagsak, hindi maging palakol. Tapos, sa ano naman, puro tayo tapos, eh, hindi pa nga tapos. Tapos, sa ano, tapos ulit, sa pagdating sa pag-aaral, syempre, kailangan tumutok tayo para makagraduate at makapag-recognition, hindi po tayo bumalik sa ating kinalagyan. Syempre, guys, sa pagiging ugali po natin, minsan guys, huwag ating kakalimutan si God, di ba? Si God, kasi si God po ang nagbigay sa atin ng buhay at siya rin po ang dahilan kung bakit buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Dahil may mission sa iyo sa mundo, yun po ay tapusin lahat at gawin lahat ng bagay na makakabuti sa atin at kamitin ang pangarap na gusto natin at makapagtapos, makahanap ng ng trabaho na maayos, decente, di ba? Okay, we proceed to our shout out. Ako sa shout out. Ito po yung mga epithet ko na tumulong sa akin dahil natin 5 subscriber pa lang po ako or 3 ba yun? 3 subscriber po hanggang umabot po siya ng 30 plus hanggang 40. Tumulong po sila sa akin, guys. At very thankful ako dahil kahit yes, na-istorbo ko sila ay nag-willing pa rin sila kahit, kasi sabi ko kasi na pwede po humingi ng favor, ganun po. Ayun po yung una sasabihin ko, sabi ko, pag sinabi nila, oo naman, pag hindi, sabihin ko, sige, salamat nila. Pero pag sinabi nila, oo, pwede po bang magpa-subscribe? Ay hindi, may sinabi ko, ano po bang YTC nyo? Sabi niya, bakit? Akala, meron din example sa akin na akala bibigay hinihingi ko account nila, akala nila hinihingi ko, pero hindi, akala nila. So, meron din iba na nakaintindi sa sabi ko bakit, pwede po bang magpa-subscribe yung sinabi ko, may nagsabi ng bakit, meron din hindi. So, naintindihan ko naman pag hindi ko pinipilit guys, sinasabi ko yung mga pwede, gano'n, hindi naman sa pocket may load ka, ang abusuhin ko, meron din walang load, so, naiintindihan ko naman yung reason nila, kasi, permission naman ako charot. Anong istorbo lang naman ako, at nanghihirap subscriber, para, makaabot po tayo, sa ating 1K subscriber, diba? So, alam kong, relate po lahat ng ating, vlogger, at small YouTuber, dyan like me, diba? Dahil, naranasan din natin yung makapag-sub to sub, makapag-VLS, diba? So, ito pong mga epifans na to ay very thankful ako dahil sinubscribe nila ako. At sa, may mga nagtawag tayo nga rin sa akin na idol kasi hindi pa naman ako sobrang daming subscriber. So, dahil sa kanila nagsimula to guys eh. Dahil sa kanila, tapos ang isip ko na papapatuloy ko na to hanggang sa umabas sa 1K. So, for now, 655 pa lang. I promise na this month maging 1K na po siya. At sana, after 5 months, matapos ko na po yung 4K favorite watch hours. Kasi po, 5 months na lang po ang natitira sa ating calendar. Dahil 12 months lang po,
sa ating monetization channel, di ba? So, let's proceed to shoutout. Okay, shoutout will number 1, Kenneth Yutara Baluto. Number 2, Armstrong Farr. Si Armstrong Farr, meron po siyang YouTube channel. Ito po yun, guys. Ayan po yung YouTube channel niya. Tapos, number 3, Ferolina Favito Jan Eric. Number 4, Lito Abit Poya Owan. Number 5, John Menard Bass. Number 6, Anthony Quaison. Number 7, Justin Gabriel. Number 8, Jaiki Smith. Number 9, James Padilla. Number 10, Luis Cortez Rapsing. Number 11, Mark Jazam Rosales. Number 12, Jeremy Viray Seno. Number 13, Mike Unlayaw. Number 14, Richpel Masayon Aliego. Number 15, Apeng Flores de la Cruz. Number 17, Galaga Ronski. Number 18, Nico R. Bonaobra. Number 19, Enoch Magora. Number 20, James Herman. Number 22, Leo Rodriguez. Number 23, J.R.R. Number 24, Yesores Jojet Beans. 25, Russell Agaceta D. Ford. Number 26, Joan Labrador. Number 27, Jimwell Rotakwio. Rotakwio. Number 28, Jan Sebastian. Number 29, Elray Ngi Suak. Number 30, Jonathan Vlockier. Number 31, Ted Tinoyo. Number 32, Nathaniel Tinoyo. And the last, number 33, Iris Tinoyo. Yung tatlo po ng kapatid po yan. Shout out sa inyo lahat, guys. Thank you for subscribing. Thanks for watching for our video, guys. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button for more updates and for more video, guys. And see you on the next vlog.